What's up guys, it's me Ivy and welcome to my channel. Alam ko marami na akong dinadownload dito pero hindi pa talaga yung alam yung nagda-download ako pero inaabot ng years bago uli ako mag-download kasi before kasi, hindi ko kasi masyado, alam mo yun, parang wala din naman ako masyadong gana mag-download. Kaya parang ngayon, medyo nabuboard. Kaya eto, babawi na lang ako next time. Kasi for now, ito lang yung madadownload ko. I know, boring kasi wala kayo makikitang view, wala kayo ba makikitang, alam mo yun, basta babawi na lang ako kapag ano. Kapag hindi na ako ganun ka-busy. Tapos, ano pa ba? At saka, pasensya na po talaga. At least, kahit paano, maririnig niyo yung boses. Yung pangit kong boses, at saka yung pangit kong itsura. Okay? Basta bawi na lang ako. Kapag nag-download ako ng video, I know it. So, really excited for me. At saka excited din yun para sa inyo. Kasi yun yung first na video na gagawin ko na parang kagaya ng ganito. As in video talaga, hindi siya slideshow, hindi siya yung parang, yeah, ganun, hindi siya slideshow. As in video, makikita niyo yung ibang mga person na mga kasama ko sa video and ipapakilala ko din sa inyo yung family ko. Okay? And then ipapakilala ko din sa inyo yung mahal ko sa buhay. For now, hindi pa kasi siya ganun ka-ready. Pero, I hope, in time, makikilala niyo rin siya. Pasensya na po, medyo nabumulol kasi ito yung first time na nag-video ako na hindi ko pa alam yung sasabihin ko. Alam mo yun? Parang tanga lang dito sa ano. Anyway, yun lang. Basta babawi na lang ako. And, by the way guys, I was planning to cut my hair kagaya nito pero medyo nakabahan ako kasi ang buhok ko kasi ngayon sobrang haba na, malapit na siya sa may balakang, tapos gusto ko maging maiksi para at least kahit papano may bago naman, alam niyo yung ganun. Tapos one of my friend sinend ko yun sa kanya, ayaw niya kasi ang pangit daw sa akin, hindi daw bagay, boyish daw, parang boyish daw tingnan sa akin. Eh, yung previous employer ko naman na close ko kasi sobrang bait nila, grabe yung pamilya na yun, sobrang bait nila, hanga talaga ako sa lahat ng mga naging amo ko before, as in yung past na mga amo okay naman, pero the best talaga yung amo ko na yung last na naging amo ko bago sila nag-move ng UK. Grabe. Alam mo yung hindi ka nila ituturing na parang iba talaga sa kanila. Parang ituturing ka nila nga as in pamilya. Sobra. Doon ako kumanga sa kanila. Alam mo yung kahit pa parang kulang na lang yung magpaampun ka na lang sa kanila. Joke. Baka mamaya maano to, pangalan nito. Baka mapanood to video na to. Pasensya na, sorry. Joke lang. Yun. Mas na happy lang ako kasi na-meet ko sila kahit papano. And then nagtagal ako sa kanila. Alam mo yung nag-work ako sa kanila. Nag-enjoy ako. Masaya naman ako sa kanila. Lalo nung nagkaroon din ng aso. Kasi mahilig din ako sa aso. Although ngayon, nandun na sa Bacolod si Molly. Si Molly at saka si Shiro. Maghahanap ako ng ibang picture ni Molly ni Shiro. Para makita nyo din. Although may dinamod ako before eh. Kaso si Molly kasi nung kinanin ko na video, nakahiga. Katawan niya lang yung nakikita. Si Molly kasi yung Golden Retriever. And then si Shiro is mix ng Chow Chow o Japanese something. Basta ganun. Although nakita niyo din yung si Shiro kasi may video ako nun eh. Saglit ng seconds lang yata yun. And yan, thank you lang din ako dun sa past boss ko kasi sobrang bait nila sa akin, sobrang bait nila. Also,
medyo malungkot kasi nag-move na din sila ng UK. Pero hopefully, sana mag-meet uli kami. Yung mag-bonding, and then kasama yung dalawang friend ni Francine. Si Francine kasi yung inaalagaan ko, yung anak nila. But you know, happy lang. Sobrang happy kasi promise, ang bait nila sobra. Hindi talaga sila iba para sa, hindi ako iba para sa kanila. Kapag may katulong na dumadating sa kanila, hindi nila tinuturing na katulong ka talaga. Tinuturing kanila na kapamilya. Yung alam mo yung basta hindi kanila tuturing na as in katulong ka lang. Parang alam mo yung hindi ka masyado ano yun, ganun. Hindi. Mabait sila sobra. Sobrang bait nila, grabe. Namimiss ko nga sila kasi lalo na yung boss kong babae kasi yung mga pinsan niya nung na-meet ko tapos nag-i-stay sa bahay before, then pati yung kapatid niya, naglulokohan kami, alam mo yung ganun, di ba, ang saya, naglulokohan, nagbibiroan, tapos namimiss ko yung tawanan namin, minsan nag-aasaran sila, nakakatuwa lang, alam mo yun. Pero ayun, thankful lang kasi kahit paano na-meet ko sila. And yeah, yun lang. Maybe sa next video ko, I'm not sure lang kung magte-take agad ako ng videos sa province. Basta I was planning to go to the province to visit my family also. And mag-explore na din doon kasi yung pinsan ko kasi isa magaling, may ano siya, may bangka na may parang mini pambot ganun. Pwede kong magpasaba na lang ako sa pinsan ko kasi kabisado niya din yung lugar, yung isla na yun eh. So yeah, medyo a little adventure, then yeah, we'll see what will happen. Yeah, for now ito lang muna, usap-usap lang kahit paano, kwento-kwento, at least nakita niyo na din ako, and then nakilala niyo din ako. Although hindi niyo pa talaga ako kilala na as in lubusan kasi hindi ko pa masyado in-introduce yung self ko sa inyo, kung ano ako, kung anong ayaw ko, kung ano yung gusto ko, alam niyo yung ganun, kung ano yung status ko. Balang araw, makikwento ko din yan sa iyo. Sa inyo, okay? Have a nice day, keep safe always, and sana mawala na yung COVID-19 para maging normal na lahat, para lahat ng mga tao na hindi nakakapagtrabaho, makapagtrabaho na din, para makatulong din sila sa mga pamilya nila kasi ang hirap talaga sobrang pag nagugutom yung mga tao. Although ako, gusto kong tumulong pero hindi pa ako makakatulong for now. Hopefully, sana pag dumating yung time, alam mo yun, pag may blessings na dumating, ako na mga kasi yung tipong tao na kung gusto kong tumulong sa tao, tutulungan kita. Yeah, ganun ako. Kaya minsan naloloko na din, ang dami ko na din napagdaanan na naloko ako. Alam mo yun? Tapos yung isang friend ko sa Ate Juvie, napagalitan na din ako kasi sobra daw ang lambot ng puso ko, kaya daw mabilis daw ako maloko sa yung sa mga tao na kapag lalapit sa iyo hingi ng tulong, pero yung ginagawa pala nila is yung tinatawag nilang budol-budol ba yun? Yung parang may hypnotize ka, and then hindi mo na alam kung ano yung nangyayari. Yung pala, nabigay mo na yung cellphone mo. Alam mo yun? Stupid, yeah. Ang daming katangahan na nangyari sa akin before. Pero natuto na rin ako. Minsan, my time, pag may nakikita ako sa daan, gusto mo tulungan. Kaso natatakot na ako kasi, alam mo yun? Baka maloko na naman ako. Parang nagkakaroon na ako ng phobia. Promise. Kaya yun, ang ginagawa ko, nagdadasal na lang ako, sinasabi ko na lang pasensya na. Para lang sa sarili ko, sinasabi ko, pasensya na po. Natatakot na kasi talaga ako. Hopefully, sana mawala na yung trauma na yun. Kasi, promise, kung sa pera lang, ang laki, ang dami ng pera lang nawala sa akin. Although, hindi naman ganun kalaki yan. Pero, syempre, pera pa rin yun, pinagpaguran pa rin natin yun, di ba? Pinagpaguran ko pa rin yun. And then, may time nga yung old na Nokia, yung 3315. My God, sinangla ko lang yung sing-sing ko para makabili lang ako ng cellphone na ganun. And then, I think 5 days lang yata yun sa akin. Pagkatapos sa may Cubao,
May biglang lumapit sa akin, dinig kita lang hanggang Alimol. My God, hindi ko alam na hypnotized na pala ako. Nabigay ko yung cellphone ko. Ang tanga ko, tapos ang sabi ko pa naman dun sa binigyan ko. Ingatan niyo po yan ha, kasi bago pa po yan. My God. Ah, kaya ayoko na talaga, napapagod na ako. I mean, natatakot na talaga ako, sobra. Kaya hindi na ako masyado nag-ano. Maybe, kung may tutulungan na siguro ako, itatry kong tumulong. Pero, alam mo yun, kailangan may kasama na ako. Hindi na pwedeng ako lang kasi baka iba na naman, baka may masama na namang mangyari sa akin, hindi maganda. Kaya yun. Then, yeah, yun lang. Yeah, keep safe always, guys. And then, be healthy always. Tapos, drink a lot of water para hindi kayo ma-dehydrate kasi I know summer ngayon. I mean, malapit na mag-ano, malapit na yata mawala ang summer, pero alam mo yun, mainit pa rin, pero mas maganda. Uminom kayo ng maraming tubig, and then, advice ko lang po sa inyo, kasi for me kasi effective to. Kapag naulanan kayo, or naambunan, pagdating nyo sa bahay, uminom agad kayo ng maraming tubig, para hindi kayo lalagnatin. Promise, effective yun sa akin. Kasi ganoon ang ginagawa ko. At saka kung kaya nyo, alam nyo, mayari masakit yung ulo nyo, or may sipon kayo, ang gawin nyo lang, mag-water lang kayo ng water. Huwag nyo masyado ding sanayin yung katawan nyo sa gamot. Kasi, ang gamot din kasi minsan hindi maganda sa katawan. Alam mo, masasanay yung katawan mo sa gamot. Parang, konting sakit lang ng ulo mo, pag yung gamot agad. Kaya, minsan parang yung katawan mo, parang inaano na, kailangan magkasakit ako para at least makainom agad ng gamot. Alam mo yung ganun. Pero kapag yung sobrang sakit na talaga yung ulo nyo, and then, hindi niya na talaga kaya. Doon, pwede kayong mag-take ng gamot. Pero, advice ko lang guys, huwag niyo sanayin yung katawan niyo sa gamot. Kasi, hindi din yung maganda. Ako, ganun ang ginagawa ko. Kahit masakit ang ulo ko, ang ginagawa ko, natutulog lang ako. Tapos, uminom ako ng maraming tubig, lalo kapag may sipon. Hindi, never. Ako din kasi yung tipong tao na takot sa gamot. Promise. Kaya, yun lang. And then, and don't forget to like, subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos. Have a nice day. Take care always. Be safe always. And love each other. Bye. Peace.